Okay, good din po. So, meron po ditong Asus na laptop. Nakadadala lang. Ang model niya is S46C. So, galing na rin po ito sa Kakotec natin. So, ang problema is mainboard. So, pinadala na niya dito. Dinala ng client. So, ang problema, itong charger natin, wala na rin 19 volts output. So, gagamit tayo ng ito, pang voltage injection natin para i-check. So, actually, chinek ko na ito kanina. Pag sinaksak mo kasi itong pang voltage injection natin, may voltage dun sa first MOSFET. Dun sa pangalawa, is wala. Okay. Pause ko muna, pakita ko sa inyo. So, lagay ko po sa DC yung tester natin. Kita ba? So, saksak ko to. Natin yung first two MOSFET niya. Yung first two MOSFET niya is nandito. Ipunta mo nga dito. Lapit mo. Okay, kita na. Kitang-kita yung first MOSFET. Ah, sino mo? Huwag mo isun. Lapit mo na lang. Ito yung first MOSFET. Ayan. Check natin sa input niya. Ito mo yung tester mo. Okay, meron siyang 19 volts. Dito ulit niya. Dun sa output niya. Ayan. 19 volts dito. Tingnan natin dito. Ito yung tester mo. Okay, wala. Wala pong output voltage. So, tingnan natin yung gate. Tama mo. Test that. Wala din. So, dito po sa design itong laptop natin na to, wala siyang, hindi siya gaya ng mga nauna nating videos. Ilarin mo dito na na kung saan, yung gate niya, dinadrive nung voltage divider. Dito, hindi. Ang design nito is, yung controller IC ang magbibigay ng voltage dun sa gate para dumiretso yung current papunta dito sa second MOSFET natin. So, datalon na agad ako. Pupunta ako sa controller IC nito. So, pause mo muna. May pakita ko yan. Okay, so ito po yung controller IC natin. Talon na agad tayo dito. Ang hahanapin ko sa kanya is yung BCC. Ito. Nasa pin 20 yung BCC niya. Ayun, nasa pin 20. So yung yan kailangan may voltage na papasok diyan sa controller IC natin, charging IC, para may lumabas dun sa gate ng ating first MOSFET. Kasi kung wala papasok na voltage diyan, ay di walang lalabas doon. So saan ang galing yung voltage ng pin 20? Okay? Makikita ka dito, capacitor to eh. So hindi ito. Ito may resistor. Ah, so ito possible to malaking resistor. Diyan ang gagaling yung 19 volts. So, sa naka-connect 'yan dito sa transistor na 'to. So tingnan natin yung kabilang part niya. Okay, connected siya sa pinto niya, connected sa AC. Charging AC mismo, ay sa charger mismo yung 4 pin. Okay? AC duct. Duck in, okay? Pause ko ulit, balik tayo dun. So, ito na nga po yung first two MOSFET. Yung gate niya, yung voltage, galing dun sa controller IC. So, yung controller IC nasa kabila. Nakasaksak to, sir, ha? Ano, sir? Nasa na ba yun? So, ito. So, itong part na to, may. So, yan yun, yung kanina. So, ayan. Yan yung resistor kanina. No. So, ito yung MOSFET. Ay, transistor. Okay. Check natin yung pin 2 kung may voltage. Doon, may tingnan mo. Ayan. Kita nyo? 19 volts. Sana hindi sira yung controller IC. So, tingnan natin yung output niya kung mayroong 19. Ayun, meron din. Tingnan mo, meron. Meron. So, yung resistor, para sigurado tayo, dito tayo sa
unang side ng resistor. Tingnan mo doon may. Okay, meron pa din. So, dapat dito sa output ng resistor, meron din 19 volts dito. Okay, drop. Tingnan mo may. Okay, walang voltage. So, may possibility. Okay, ayan. Ayun, parang sunog na. Oh. Nasira tong resistor na to. Okay, kita nyo naman mga sir. Ginagawa ko rin tong video na to para hindi naman isipin ng client na kunwari, ano lang, di ba? Siyempre, pag-ayos na, parang ano pang ginawa dyan? Baka naman sira lang talaga yung charger. Pero hindi po, ito po. Kita nyo naman po, wala pang hinang. Okay? Wala pang kainit-init yan. Talagang totally intact. Kita nyo, wala talagang output yung resistor na yan. Na supposed to be meron. So, para makita nyo, i-jumper ko po yan, okay? Eh, ano mo nga, may ganito mo. Para kita maigi. So, ito yung tester. Sumudun sa ano. Kasama yung tester, may. Kita rin yung tester. So, dito sa first side, yung kabilang side, okay, kita niya may 19 volts. Doon sa output niya, wala. Okay. Yan po kasing BCC na yan na 19 volts. Yan po yung magpapower doon sa controller IC. Para pag na-trigger siya, siya yung voltage niya yung pupunta doon sa gate. Post mo naman, dilim. So, nakakita na po akong pamalit. Bigyan mo dito, may. Ito. Tanggalin na natin. Para actual tayo. So, may check natin kung ano. Sige. Ang hinang na lang gamitin ko kasi dali lang naman ito tanggalin. Kabilaan. Pasmado. Yun. Yun. Kaya video na. Video mo na tatanggal natin. Ay, di ba pala? Okay. So, ito na po. Palitan natin. So, ako, hindi ako nagja-jumper ng wire kasi hindi natin alam kung ano ang reason niya dati, kung bakit siya napundi. Ano? So, kung maaari, kung wala kayong makita, halos same value sana. Makakita kayo. Nang halos kaparehas ng value. Huwag lang naman sobrang layo. Resistor lang naman to eh. No problem naman yan. Pero kahit na paano sana malapit na malapit doon sa dating tinanggal, ano? Hinanga natin. So, yan. Diba? Kabilang dulo nito. Pass forward na lang natin yan, ano? O kaya, i-skip nyo na lang kung natatamad kayo kasi dire-diretso lang yung video natin. Pangkal pa yung naghihinang. Tapos pupush natin siya para na inadikit. Para sure win. Tester. Ano tayo ng tester para sigurado. Ako diet mode ginagamit ko kadalasan. End to end. Ayun, meron na siyang connectivity. So, tingnan nyo mga sir. I-test natin yung tinanggal. Medyo yun mga mami. Nakakontinue to test yan. Ayan o. Wala siyang resistance. Halos na wala yung resistance niya. So, check natin kung magkaka-voltage na siya. Gamit yung ibang resistor. Pag wala pa din, may ibang problema kaya ayaw tumuloy. Isin lang natin ang kaldian. Okay, gumagamit ako ng alcohol. Lighter fluid lang gamit ko. So, ayan. Tuyo naman ah. Saksakan uli natin ang charger.
Tingnan natin kung nag-output voltage niya. Napundi din. Tapos mo na eh. Rolling. Okay. So mga sir, ganito. Di nakakita ako ng iba kanina tinest natin. Actual kasi tayo ngayon. Binisan lang ba? Ito yung tinanggal kong resistor. Ito yung tinanggal ko. Ito yung pinalit ko. Same value. So ngayon, nung sinaksa ko si charger, nag-pop up uli yung ano natin. Nag-busted uli yung resistor na kinabit natin. So, ang ginawa ko, nag-inject ako ng voltage dito. Lapit mo dito, may. Sa ano natin. Sa output nung dapat nung... At nakita ko nga, may shorted palang capacitor. Ayan, tingnan mo. Hindi na ma-zoom. Ito. Ito pala ang shorted. Okay? Kaya pumuputok yung fuse natin, ay yung ating resistor, kasi consider as fuse na din yan eh. Dahil dito sa kumag na to. No? Siya yung main reason kung bakit pumuputok. So ngayon, ako talaga, kahit pa paano, pag tinanggal ko yan, pinapalitan ko talaga, lalo na malapit sa controller IC, lalo na nag-iisa oh. Hindi siya nakaparallel. Kailangan ko makakita ng ganyang kapasitor. Palitan ko. Tapos palitan ko ulit yung resistor. Hanap ulit ako ng kapalit. Tapos mamaya, saka tayo mag-check ulit kung okay na. Pause mo na muna ulit, me. Okay, rolling ulit tayo. Tingnan nyo yung kinabit ko. Sa tester. Ayun, nawala ulit yung continuity niya. Dapat yan, 0.00. O kaya sa... sa beeping ano niya, dapat matunog. Kaya lang, nawala. Okay? Wala na siya. Wala na rin tong isa, busted na. So, tanggalin natin yung resistor, ay yung capacitor na shorted. Ang pagkakamali ko dyan, mga sir, dapat bago pala ako nagpalit nga ng resistor, na nawala rin sa isip ko, bago ko pinalitan to, sana chinek ko muna tong output dito, kung may shorting. No? So, ganun lang gawin nyo sa susunod, kasi medyo nag... Hindi ko agad naisip na possible nga. Kaya yun ang isang dahilan kung bakit kailangan din natin na palitan yung tinanggal nating resistor ng same value talaga. Kasi kaya siya nagkaroon ng fault, kaya siya nasira o nabusted kasi nga may shorting nga doon sa controller IC natin. So, tanggalin yung capacitor, palitan. Tanggalin yung resistor, palitan. Pause mo naman. Okay. So, okay mga papi. So, ganito yung tinanggal natin dyan. Din dun sa screen. Ang dami na nga nating nakakadalwa na tayo. So, ang nagka-problema pala, ito. Itong capacitor na to. Napalitan ko na din. Okay. So, kanina, ito yung may 19 volts dito. May 19 volts dito galing charger natin. Ang output niyan dito. I'm not sure kung MOSFET ba yan o transistor yan, pero tingin ko transistor, no? So, dito, may 19 volts, may output dito, tapos dito input na 19 volts, pagdating dito na wala. So, pinalitan natin ang resistor, gaya nga nasabi ko, kaya nakuha ko lagi halos same value, kasi may papaisip ka eh, bakit pumutok yan, ibig sabihin may fault dito. So, ang problema ko, hindi ako nagtest dito, na short, may shorting pala papunta doon sa input ng BCC natin ng charging IC. So, nung pinalitan ko, pumutok lang uli yung resistor. So, ang short, itong capacitor na to. Okay? So, ngayon, i-charge uli natin, tapos tingnan natin kung may output voltage na. Huwag mo na i-pause me. Okay, lagay ka sa 19 volts. Okay, 19 volts. Tapos na yung charger natin, may 19 volts na to. Okay, parang walang pumutok. So, check natin, umiinit. Hindi naman.
gumiinit yung controller ice eh. Saka hindi naman siya nakakain ng simbolito. So check ulit natin kung may 19 volts daw. Okay, meron. Okay, may output na 19 volts na yung ano natin. Tingnan nyo. Yung ano, yung tingnan may resistor me. Doon sa output ng resistor natin. Yan, no. Kanina wala dito. Dito meron. Pero pagdating sa kabila, wala. Ngayon, meron na. So, ngayon, balik na tayo doon sa first two MOSFET. Tingnan natin kung okay na. Gaya nga nasabi ko, iba-iba ang klase ng board. Kaya, mahirap magtanong, sir, paano ba to? Paano ba yon? Hindi ko masagot, no? Ngayon, mga tutorial tayo dyan. Okay, tingin na lang. Pasubscribe na din, mga sir, no? Tingnan nyo na lang sa page ko kasi bawal atang maglagay ng link sa ating group. So, sa page na lang. Tingnan natin kung may output na yun. Okay, meron na. Okay, first MOSFET. May output na. Tingnan mo mami doon. Okay. Hindi. Tingnan mo doon. Ay, wala pala. Hindi nakadikit. Ano ba nangyari? Okay. Okay, maluwag yung ano. Maluwag yung tester. Naka-pause ba? Okay. Check natin. Input. May 19. Okay, doon sa output. Okay, meron na. Second MOSFET. Okay, doon sa resistor na. Okay, may 19 volts na. So, possible mag-power on na to. Tingnan natin yung gate. Kung anong voltage ng gate. Galing doon sa controller IC. Tingnan mo yung tester mo. Ayun, yung tester. Reference ko na rin kasi yan. Tingnan ko. So, yung gate natin, ang voltage niya is 25 volts. Okay, mga sir. So, hindi ko na kinabit muna yung ibang mga connector. Yung kinabit ko lang muna yung screen, saka yung power button, saka yung keyboard sa ilalim kasi baka mag-short. So, ngayon ko pa rin lang ito bubuksan. So, tingnan natin sana mabuhay na. Kung mabuhay na, di pera na. Pagka hindi, ay di ba ito pa din. Sana yun lang ang naging problema. Okay, tingnan nyo doon. 19 volts. Saksak natin. Wala namang umusok. Okay? Hindi yung kumain na kami. Sa power on natin. Nag-ilaw siya. Ayun. Nag-display yung Asus. Ayun. Tingnan ko, kita ba may? Ayan, meron na siya. Okay, naikot na yung fan. Okay. Yun lang. Maraming salamat. Okay sir, kita mo, ginawa talaga natin yan. Hindi ko yan hinokus-pokus. Okay po, yung charger nyo, gagawa natin paraan na mabuhay. Hindi ko rin alam kung ba't nasira. Pero sana may wire lang na putol dito. Okay? So, hindi naman dadaring dyan dito ng mga kakotek natin ng charger lang ang sira. Siyempre, chinek na rin nila yan. At saka talagang kita nyo yung ginawa natin. Okay po. Thank you. Subscribe. Okay na may.